Marami ang naging plantita at plantita habang may community quarantine sa bansa. Ito ang tinitingnan dahilan ng pagdami ng plant nappers dyan po sa Baguio City. At live mula sa City of Pines, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Igan, dati na raw may mga nangukuha ng halaman dito sa mga park sa Baguio City, pero ngayong nagsimula raw ang community quarantine ay lalong dumami. Yung mga tinatawag na plant poachers. Hindi lang malamig na klima ang dinarayo sa Baguio City, pati na ang magandang tanawin ng mga puno, bulaklak at iba pang halaman. Pero ngayon, nanganganib na masira ang mga yan dahil dumarami ang mga nagnanakaw ng halaman. Sa Mines View Park, kapansin-pansin na nabawasan ang mga halaman. Inireport na ito sa pulisya. We have an office here sa city po na nagbabantay ng mga parks natin, the City Environment and Parks Management Office, na napapansin na nila na nababawasan at may mga nawawala pong plants. Siguro para alagaan nila sariling mag-aalaga sila sa loob ng sariling bahay nila o sa sariling bakuran nila. Dati na raw may mga ulat ng pagkuha ng mga halaman sa park sa Baguio, pero lumalala raw ngayon. Marahil daw, dala na rin ng dumaraming nahihilig sa halaman ngayong naka-quarantine. Dito sa amin sa Baguio, very ano po kami sa environment dito, di ba? Kung baga, sumasakit ang loob namin dito, maputulan ng isa, dalawa, ilang puno, ay malaking parang dagok na po yan sa mga mamamayan ng Baguio. Kaya mas pinaigting ang seguridad sa mga parke ngayon. Bagay na mahirap daw gawin dahil mas maraming tungkulin ng mga otoridad sa gitna ng pandemya. Ang apil na lang nga po namin sa atin na po sarili bilang mga residente ng Baguio, discipline and cooperative, siguro nga nakatuwaan lang, itigilan na po natin itong poaching ng mga plants sa ating mga partners. Sa ngayon, wala pa raw nahuhuling nangunguha ng mga halaman. Pero paalala ng mga otoridad, labag sa city ordinance ang pangunguha o pagpitas ng mga halaman. May multa yan na 5,000 piso at parusang pagkakakulong ng 5 araw. Pero kung nagkataong endangered ang halaman na kinuha, yan ay paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang parusa. Maaari ring magmulta ng 100,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Igan, pakiusap ng Baguio local officials, tignan na lang, picturean, pero wag nang kunin yung mga halaman dito. At sa aming pag-ikot sa iba't ibang parks, kapansin-pansin na naging mas mahigpit yung seguridad at mas marami yung nagbabantay. Yan ang unang balita mula rito sa Baguio City. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.